Ngayon po, naabutan ko po sila. Si Chama may nagdidiwara na nagagalit na. Pero kahit anong galit, kahit anong sinasabi ni ano ni Chamame, hindi pa rin ano, hindi pa rin sumasagot si Lorena. Tahimik lang. Alina, nagkakamot ka niya, Roma. Alina, nagkakamot ka niya, Roma. Nabadyaw ka na, Roma. Yara! Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Pakanda nga po. Appreciate you. Paano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. So ayun po mga amigo, meron po nagdidiwara dito. Nagdidiwara po si Tia Celsa. Naunawaan ko naman si Tia Celsa kung bakit nagagalit. Gusto lang niya kasing disiplinahin si Lorena. So, umuwi si Lorena dito. Tapos, na parang wala. Bilang nanay siguro, sabi ni Chamame, hindi ganon, hindi tama na uuwi ka kung gusto mo, aalis ka kung gusto mo. So, ayun, nagat-nagat si Chamame. Sabi ni Chamame, parang wala akong anak. Parang wala akong anak na alagaan. Pag nagkakasakit, sino? Chamame, kalma. Tranquilo. Ayaw niyang kumalma. Alam naman ni Chamame ang kanyang gagawin. Oh, nena kumero. Kumano? Alam naman ni Chamame ang gagawin kasi alam niya siya ay nanay. So, alam niyo po, ako kahit ako meron akong inis kay Lorena dahil sa nangyari and napilay po si Mamud tinauwi ni Chamame, ayaw umuwi. Siyempre bilang ikaw ay nanay, talagang meron kang concern sa anak mo, uuwi ka, di ba? And then nilagnat po, katanghalian na nito po ako, nilalagnat. Tapos, sabi ko kay Chamame, nang pagdating ni Chamame ito, Chamame, lalagnat si Mamu. Tapos, pinitinatawagan ni Chamame si Lorena. Pero, hindi sumasagot. So, ayun po mga amigo. Pero si Lorena, kanina pa pinagagatan ni Chamame, pero hindi siya sumasagot. Ayaw niyang, hindi siya nangangatwiran. Yun ang kaibahan po nila ni, yun ang kaibahan nila ni Sandra. Si Sandra po kasi ay sumasagot. Sumasagot. Oh, yun na, okay. So, habang tayo po ay nagmumukbang, hayaan niyo po na habang nagmumukbang si Nena ng ambota, hayaan niyo po ako yung magkwento ng nangyari. So, yun nga po. Kahapon po kasi umuwi si Lorena at hindi makapuwa si Chamame dahil nandito sila Beljun, nandito sila si Jose, siguro nahihiya. So, umuwi siya na parang wala lang. Tapos, ano na, kuya esto? Umuwi siya na parang wala lang. So, ngayong araw, ay natulog si Lorena, wala kasing pasok mga amigo. Oh, natulog. Kuya. Ayun, natulog si Lorena tapos ngayong hap ngayon po late na naman gumising. So si Chamame siguro sobrang tunog kaya. Ayun niya, tunog kaya. Hey,
Ayaw niya. Mas gusto ko pa. Alasa po kasi nito, medyo maasim. Medyo maasim po. Tapos pagka dating po ni ano, ngayon po, naabutan ko po sila. Si Chamamay nagdidiwara na, nagagalit na. Pinagalitan ng pinagalitan niya. Sabi ko, Chamamay, kung maka na lang muna. Sabi ko, tapos si... Pero kahit anong galit, ni ano ni kahit anong pagalit, kahit anong sinasabi ni ano ni Chamamay, hindi pa rin sumasagot si Lorena, tahimik lang. Wala, as in wala siyang sinabi. Hindi siya nagsalita. So yun ang sinasabi ni ano. Yun ang sinasabi ni Chamamay sa akin, na ganoon si Lorena. So tinatanong, kung saan ka galing? Bakit ta Tinatanong, saan ka galing? Sabing ganun. Narinig ko. Tapos mayroong words na hindi ko naintindihan kasi kumbe. Sabi niya, saan ka galing? Alamin ko lang, saan ka galing? Sabihin mo sa akin. Sabi niya ganun. Tapos hindi siya, akong narinig. Sinarado ni Chamamay pintuan. Tapos, may hawak si Chamamay pamalo. Eh, malaki na si Lorena, papaluin pa niya. Ang laki. Tapos alam niyo po yung ginamit na pamalo. Mismo ako esto machete kung sila para esto alam niyo po yung pandikdik, yun po ang hawak niya, no? Yun ang hawak niya ni Chamamay. So ayun po, nag-iingay pa si Chamamay doon. So kinuha ni ano ni pasensya. Inawat ni pasensya kasi ang hawak-hawak ko ni Chamamay ito. Lucky. Nagulat ako, ito hawak ni Chamamay. Ginawa ni Chamamay, sinarado ang pintuan, sinarado ang pati mga bintana at nag-usap sila. Eh usap nila, yung kausap ni Chamamay ang usap ni Chamamay naririnig din ang buong bahay, kapitbahay. So, ayun po, habang si Nena po ay eto, ubos na po yung kanyang kinakain na sarsa. Ayan, sarsa na lang po ang natira. So, hayaan nyo po na... So, kayo po, kung kayo po ang nanay ni Chamamay, ano po ang gagawin niyo po mga amigo? Kung kayo po ay isang nanay at si Lorena ay ganoon, ano po ang gagawin nyo? Ang sabi kasi ni ano, 'di ba? Ang sabi ni Chamamay, wala na siyang, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kay Lorena dahil lahat na ay nagawa niya na. Lahat ng pangaral nagawa na. So hanggang dumating sa point na ipapakulong na ni Chamamay kasi ayaw umuwi ng bahay. So kayo po bilang magulang, ano po ang maipapayo nyo kay Chamamay? Ano ang maipapayo nyo na sa ganat, kung may ganun, meron kayong anak na ganyan na kagaya ni Lorena, na walang pagmamahal sa anak at ang gusto lang ay lumayas, at kapag ka merong, kung gusto niyang bumalik ay babalik siya, pag hindi ay pag siya nasa kaibigan niya walang problema, o kung nasaan man siya. So sa hindi po mga amigo, nakakaalam, sa mga hindi po nakakaalam mga amigo, si Lorena po ay sobra yung pinagagawa niya kay Chamamay. So hindi pa po tumitigil si Chamamay at so ayun po mga amigo, habang hawak-hawak po ni Nena ang dalawang paanang manok, ay hindi niya nagustuhan ng yuka. Ayan, kagalit siya. Sa lahat naman ng mga anak ni Chamamay, kay Lorena talaga siya nagkakaproblema. Kay Lorena talaga siya nagkakaproblema. Yung hindi niya alam ni Chamamay kung paano gagawin pagdating kay Lorena. Si Sandra kasi napagsasabihan eh. Kahit na sumasagot si Sandra, yung after ilang days magiging okay na si Chamamay.
Pero pagka si Lorena kasi, isipin nyo po, isang buwan, dalawang buwan, hindi uuwi ng bahay. Kaya si Chamami, nagagalit. So, hayaan nyo po na si Nena ay magmukbang. Ayan. Panoorin nyo po kung paano niya payukin ang paanang manok. So, si Nena lang po ang isa sa nagpapasaya sa akin dito, mga amigo. Masaya na po ako, mga amigo, na makita si Nena na ganyan, na kumakain. Ayan. Oh. Wala. Nena, esto aki basura po ni aki. Oh. Si Nena ay masaya na po ako na nakita si Nena kumakain ng ganito. Kumakain ng paanang manok na wag nating sasawayin. Baka umalis sa harapan natin. Oh. So, ayun po, mga amigo. Si yun nga po, sabi ko sa inyo, si Lorena talaga yung anak ni Chamami na talagang hindi niya alam paano didisiplinahin. So, ang kwento ni Chamami, kahit dati-dati pa, ay ganun na talaga siya. Pero hindi siya umiinom, hindi siya umiinom ng alak, hindi siya yung nagpupunta sa mga bar. Sa barkada lang talaga. At saka, kanina lang tinatanong ni Chamami kung saan ka napunta, hindi siya sumasagot. So, ewan po natin, mga amigo. Alam na Chamami ang gagawin niya. Pero sabi ko nga sa inyo, baka meron pa kayong pwedeng i-suggest kung paano ang gagawin natin kay Lorena bilang kayo ay mga magulang. Kasi si pagka ang napansin ko po, mga amigo, kapag sinabi ni Chamami na ipakukulong doon, talagang umuwi si Lorena. Pag sinabing ipapapulis, kasi dito po pwede pong ipapulis eh, ipakulong yung sarili mong anak, tapos ikaw, depende sa'yo kung kailan mo gustong palayain. Ano na? Está bien? Ha? Hasta hueso comer? Hmm? Hasta hueso comer? Donde hueso? Ha? Ayan po, nagmukbang na po si Nena. Ay nako, si Nena talaga. Mamimiss natin si Nena kapag umuwi ng Pilipinas. Sige naman, oh, talaga pati yung buto kinakain ni Nena. Oh, talaga, oh, isa na lang. Oh. Nakakatuwa, di ba, pag nakita si Nena ganito. Bata eh. Kaya sila hinahayaan po nila, mga amigo, na kumain yung bata na ganyan lang, na hindi nila, oh, di ba tayo pagka si Kian hanggang ngayon po, 3 taon na ay si Lenin pa rin ang nagpapakain. Pero yun sila po dito pag kahit 2 taon, sanay na po sila na kumain na mag-isa. So napapansin niyo po sa feeding program natin. So kahit marumi yan, madusing yan, sa kanila wala yon. Ang importante, yung matutong kumain mag-isa. So sa atin, di ba, pag ganyan, pupunasan mo na, linisin mo ng ganyan, sa kanila. Kaya pansin nyo, pagka sila kumakain ng pagkain, tapos may sarsa, ganito. O, sarsa. Ganyan. Okay lang. Okay lang sa kanila kahit ganyang karumi. Tapos mamaya, tsaka na lang maglilinis. So, kaya si Chamami, araw-araw, pag naglalaba, tsaka si Alessandra, napakadaming lalaban. Kasi, mayat maya po ay nagdudumi yung mga bata. Ayan. So, ayan po. Papaano po ba ang gagawin? Sa Kuya Raul na pawis. Oh, come here. Oh, ayaw na talaga ng yuka. Oh, kita niyo, ubos na yung pagkain ni Nena. Oh. Natapos yung ating kwentuhan ng nagbumukbang si Nena. Mamimiss natin tong si Nenita. Oh, Nena, ay, palta 1! Oh, palta 1! Oh, mira, palta 1! Ayan na si Nenita. Oh, isa na lang. Pero nakakatuwa, mga amigo, pag nakita niyo po yung mga pinagkainan ni Nena. Tingnan niyo. Charan. Ayan, oh. Ayan. Ako lang. Alam mo, ako lang mong may tissue dito. Sila, tsama, hindi uso ang tissue dito. Sa mga salamat. Salamat po. Sa mga salamat po. Adios. Ay, excuse me. Adios, sa mga. So, ayan po, mga amigo. Yun lang po ang video natin for today. At maraming salamat po sa pwede ng video na to. Ako'y natutuwa kay Chamami dahil alam niya kung paano niya disiplinahin yung mga anak niya. Meron po tayong mga amigo na yung mga anak niya kapag sinabing ganitong oras kakain, kapag
yung oras niya ay wala, hindi na siya makakain. Ganun po magdisiplina si Chamame. Nakadepende kasi yun sa ano, sa nanay kung paano didisiplinahin. Pero sa part ni Lorena at saka ni Chamame, sa palagay ko nagawa na ni Chamame yung kanyang part bilang nanay kay Lorena. So, sabi nga ni Loren ni Chamame, kapag ka umalis kami dito, ay si Mahmood ay dadali niya lang niya sa kanyang tatay. O sa tatay na sa tatay. Yun ang sabi ni Chamame. So, isa po pala mga amigo. Kaya po si Lorena ay hindi siguro umuwi dito kasi alam niya na si Chamame hindi niya pababayaan si Mahmood. Pero nung nasa bakasyon po, si Lorena po ay nandito sa bahay. So, tanong ko kay Misma. Misma, cuando apoyo yo bakasyon, no? Apoyo, donde está? Ella cuidar mamu. Tiempo, hay tiempo que cuida mamu, tiempo sa. Aha. Pero cuidar. Aha. So, ayun po. May time po na inaalagaan daw po, meron time na hindi. Pero sa loob po nung pagbalik kasi namin ito natin si Lorena. So ayun po mga amigo, hindi ko matapos ang video. Alam niyo kung bakit? Natutuwa ako kay Nene, oh. Natutuwa ako sa kanyang mukhang. Pero ayun po, salamat po sa walang sawa niyo po pananood sa ating video. Tunay nga na ang buhay ng mga Aprikano ay ganun talaga. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero syempre hindi laging masaya. Pero ngayon ganyan, galit si Chamame pero mamaya wala na yan. Ang importante po ay ginagawa ni Chamame yung part niya bilang isang nanay na pagka may problema o pagka may dinidisiplina niya kanyang mga anak. Salamat po mga amigo. Adios, abla, adios. Oh. Yan abla, adios. This is him. Adios. Ay, ablos. Busy. Ama na rin, ha? Adios. Tukerimas? Ha? Tukerimas? Ubos! 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 Te ubos! Galina! Salamat po, bye-bye. Bukas po ulit, mga amigo. Na-appreciate yung paano sila nagdadasal.